10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. OG's turn to pick. Radiant team pick. I speak for the cheese. Radiant team pick. Enchantress. OG's turn to pick. What up guys? Good evening. Sa mga nanonood dyan. Jin yung dito. Wala yung comments. Welcome. Ayos na lang. Hindi, wala tayong comment section. Wala tayong ano eh. Bakit? Cellphone lang. Pero yun. Welcome sa Quenix page, okay. Mga sir. Ayan. This is our coverage of Beyond Epic. Viking GG versus OG. Samahan nyo kami. Kami ang mga magiging kaso nyo for this game. This is Village. Ayan ako si Dan. Pinginan din. Teka lang. Hindi, mag-cellphone na lang din ako for na eh. Ano, hindi, ang gagawin mo na lang, Eugene. Tatawagin mo yung sino, ay ano, sasabihin mo yung pangalan ng nagpapa-shoutout. Yun lang. Teka, magbubukas pala ako ng ano. Teka. Huh? Ano ba? Alcohol muna kami, guys. So, ito, OG versus Viking GG. So, Viking GG Enchantress plus Trent. So, mukhang ano na to, Trent off lane. So, OG, not, ano to. Earth Spirit, Earth Spirit and Nature's Prop. Pwede. Pwede natin makakita yan. So, good evening, guys. Good evening, good evening. Pwede kami mag-apunan habang nunood na itong laban na to. Pasensyo na pag hindi natin masyadong mabasa yung comments, mga sir, ha? Kasi... Nag-adjust lang kami kasi may... Wala tayong ano eh. Naka-cellphone ako eh. Yan. Sige, wala nang bahala dyan. Sa mga papasya. Pero yung mga tropa natin dyan, guys, paki-share naman po ng ating live stream. Palobat na kasi ako eh. Share nyo lang yung natin live stream para naman masamahan nyo kami. Tapos after ng cast namin, alam ko marami nag-aantay nito yung Mau tsaka Yana. Ayan. Okay. Orly Dumanon from Cebu, shoutout sa'yo. Ayan. Nakikita ko naman eh. So Weaver. Yung Dale Mark, what up? Nila dito. Okay siya sa ano sa laning against kay Nature's Prophet. Pero I don't think na ano to, mid-ban Nature's Prophet to. It's either no tail or smile. Kasi nakikita ko sa pub si
So may nagpa-practice yung mag-ano siya. Mag-Nature's Prophet Carry. Hirap yan. Parang hindi so, ma-stretch yung ano ko. Sagad na ba to? Ah, hindi. Meron pa. May masas-stretch pa. Teka. Yan. Pero hindi yan ah. So, next assassin. Next Beavers, what up? Shoutout sa'yo, sir. Ayan. So, ito na. Baka ano nga to, ano? Pillage. Tsaka si Pio. Mi si, Topson to. Ili, Kim, ay, si, ano? Pio ng yung former player ng, ano, ha, ng Signal Ultra. Ah, midlaner okay. Nila. Shoutout sa'yo. Kasi ngayon nakikita ko dahil yung friends, eh. Dahil, pag may mga friends watching with you, lumalabas sila. Baka ano nga to, Pillage? Yung sinasabi ko kanina. Mi the Earth Spirit ni Topson. Ayun nga, pwede yan. Kasi, yung itong, tawag dito, yung next assassin, mati, kisaksa na yan eh. Malabo maging ano yan, malabo. Oh, okay. Unless yung offline mo pa yan, tapos so, nag-pick kayo ng carry NP, tapos, di ba, carry NP, sabi, form mo yan, and then titray mo yung Knicks. So, hirap since niya. Parang basa dito ng Viking GG, score tong Earth Spirit, maganda siya, maganda yung ano dito, yung Bloodseeker, kasi hindi magagawa ni Earth Spirit yung pwede niyang gawin sa teamfight na gulong. Tsaya usually, pag ano, pag core, Earth Spirit talaga ang minamax yung ano yung second skill. Yes. Yung Rolling Boulder. So Rolling Boulder. So since may Bloodseeker baka si Topson, kung si Topson yung gagamit ng Earth Spirit, mag-adjust na ng ano skill build ba hindi niya max yung Rolling baka Boulder niya. Geomagnetic Boulder smash na. Tsaka yung Boulder smash. Shout out, oy Uni, kita na. No? Pero maganda rin yung ano, yung next assassin kahit papaano kahit nag fourth pick. Etong Viking GG ng Bloodseeker. Kasi syempre, sasaloy lang niya yan, next assassin bladder yun. Tapos Kinsta Carapace, di ba? Parang so, hindi makahabol din. No? Tsaka maganda rin siya against key, ano, key Trent. Yun, isa pa yun. Kasi, pag, kunyari, pag gusto pa rin si Trent, Disaluminatius, Kraus, tapos Impale, ano lang, Carapace, Gandega, Chantress. Gusto pa rin, pag in-enchant, ay ano naka, Impetus, edi ano ba din, Carapace. Same as well sa ano, sa Weaver, diba? Pag Sukuchi, di timingan ba din yung ano mo? Yung Carapace po. So, sa tingin ko, ano, sobrang ganda naman dito ng next assassin na pick. Yan. Glenn J. Gansan, boss, wag ka mag-spam. Hindi na nga natin nababasa yung comment. Hindi pa natin, napa-plod pa tayo. Wala pong laban ng Geekpam dito sa Beyond Epic. Lahat po ng Southeast Asian teams natin is 3 o'clock or mga minsan 12 ng tanghali until 8 or 9 p.m. Ayan. And ito European na tayo. Wala laban ng Geekpam dito. Okay? So ayun. Madam Viena, shoutout sa iyo. Good Dave, tsaka yung mga tropa natin, ano? Mga tropa natin na tatay diyan, Happy Father's Day sa inyo. Balongski, ba't ako may antena? Masama po yung pakiramdam ko. Ayan. Sobrang kagagaling ko lang kasi ng Planet Mimic. Ayan. Kaya tsaka walang pumasok na signal. Ayan, naputol yung antena ko. Ayan. Shoutout sa inyo. Pero kaya ko naman mag-cast. Huwag kayong mag-alala. Ayan. Op! May nanalo! No. Sakto-sakto! May nanalo ng 200 BP level. Shoutout sa'yo, Joshua Klett. Bakit? Ayan. Nanalo siya ng ano? 200 blood pressure levels. 300 na? O, 300 blood pressure levels. Dahil napakagaling mo. Ayan. Ano sabi? Hindi ko nakita tuloy. Propanity. Bawal ang bastos dito. Basta ako nandito, bawal ang bastos. Bawal. Moderator ka pa naman, no? Oo, 300 blood pressure levels ang kailangan mo. Ma-high blood ka ngayon dyan. Di ka makanood, di ka makakomment. Ha? Bawal ang bastos, bawal ang mga nagmumura dyan. Hindi dapat pinopromote ang ganyan. So, ito okay? OG, fourth pick na Draw Ranger. So, eh naman sabi, medyo nagulat lang ako dun sa Draw Ranger. So ano nga ito, post 5 na to? Post 5 baka naman maging post 4 Draw Ranger pa yan. Ewan ko na lang, ha? Tama mong silence. Taga slow lang. Silence, tsaka slow ano lang. Wala kang third. Walang multi-shot, di ba? Yan. Ay, hindi ko alam kung kanino yan. Basta hindi ko yan. Hindi ako yan. Pero ano dun, Happy Mother's Day kung anino man. Nanonood ako ng ano eh. Oh, Happy Mother's Day dun sa picture na yun, yung pinos ni Eugene. Yan. So, nanonood ako Attack on Titan kagabi, bigla ako itatag sa ganun. Wala naman ako dito sa baba. Ano yun? Ano yun ba? Don Mercado, Kalbo. Oh, bakit? Ayan. Shoutout sa'yo. Ayan. Oh, biroan lang, bawal basto. Jakiro. Pero Jakiro. Jakiro post 5. Tapos, 5. Wait lang. Baka, de, sure, ano post 5? Post 5, then, post 4. De, post 4 to. Yung
baka mito. De, baka de, minsan kasi nakikita ko si... Ang hirap kasi analyze ang drop ng OG talaga, guys. Hindi naman tayo nag-aalam-alaman. Minsan nakikita ko si Topson nagmi-mid-draw. Hindi ko, pero hindi ko pa siya nakikita mag-mid Nature's Prophet. Possible na mid Jakiro din. Pero bahala na sila. Ayokong, guys, nahirapan ng ano. Ako kasi, ang tingin ko... Hintayin nyo na lang, hintayin nyo na lang. Hintayin natin. Ako kasi ang nakikita ko, 5 Jakiro. Ano, sige. Position 1 yung Draw Ranger. Tapos? Position 3... Itong Nyx. Nyx. Or si yung Earth Spirit. And then yung matitira would be... Ah, okay. Nature's so, Templar. Prophet. Ito na. Oh, di ba? Mid na nga, mid-draw. Mid-draw Ranger nga. Eh? Nature's Prophet Carry. Ah, Offlane Jakiro. Walang tumama. Habi ko sa'yo eh. Habi ko sa'yo. Position 4 yung kay Earth Spirit. Hindi, tumama eh. Ako sa mid-draw. Kasi nakikita ko, naito ko talaga si Thompson nag-mid-draw yan eh. 5. 5 yung sa lagubang. 5 ba? Oo nga, 5 yung sa lagubang. Hindi ko in-expect na gagawin nila 5 itong sa lagubang. No. Nakakagulis. Pero draft-wise, so Offlane Weaver. Weaver versus... BDC ba na ba? Shoutout sa'yo. Tsaka kay Nitsuga na nanonood niya. Nature's Prophet na Kerry. Nakita ko eh. Sa tingin ko, kaya naman ni... Yan, ni Nature's Prophet lane na itong si Weaver. Pero, sino ba kasama niya? Ah, Trin Protector. Pero may pantagal naman kasi sa puno si Nature's Prophet. Sa kabila kasi, sobrang predictable naman. Alam mo naman. Kung meron ka lang magiging nakaka-confuse dyan, yung Weaver lang. Kasi pwedeng maging carry, pwedeng maging offlane. Pero ito, si Toby yung mag-aalaro eh. So, ano to? Offlane yan. Siya nila offlane. Hindi na kasi bago to sa side din ng OG. No? Yung mga paiba-iba ng position. So, tingnan natin kung mapu-pull up nila yan. Pero sa tingin ko magiging lane dito ng OG is parang kakaiba. Yung off ay si Sumail ang kasama niya, base Saksa. And kasama baka ni Midwan is si Nautil. Sa tingin ko kasi maganda yung Earth Spirit na i-lane mo sa top. Basta kung, nandun, kung nasan yung Trend Protector, nandun siya. Kasi marami siyang ways para pamputol ng puno eh, di ba? Mm-hmm. Yung tama ba? Lahat ng skill niya. O yung first, third lang. First, alam ko first, third lang first. Ata eh. Yung second yata nakaputol. Ay, di, alam ko nakaputol ng puno. Pag walang tinamaan. Ang alam ko, pag walang tinamaan yung second. Pero pag may tinamaan yung second, di nakaputol ng puno. Gamit na dahil yung dami na naman nagalit. Lane take down na drop ng OG. Exotic lagi. Well, wala eh. Ganun, ganun talaga. Yan eh. Ganun talaga eh. Kumbaga, OG is the new wings. Oo, isa pa yun, no? Ano ba yung unpredictable na ano nila? ES mid? Ay, hindi. Noong time na yun, nakalimutan ko yung sobrang unpredictable na... Basta, mahirap na gabasahin yung ano, drop din ng Wings dati. Pero ayan, pakilala muna natin yung mga manlalaro. Sa magkabilang dito. Kupunan, ayan, for the side of Viking GG, si Larry sa kanyang Enchantress, boom, for his Templar Assassin, Toby, or si Shad. Damani Mendez sa kanyang Bloodseeker, Toby sa kanyang Weaver, and si Aramis para sa kanyang Trend Protector. Sa'yo naman ng OG, we have noted sa kanyang Nyx Assassin si Sumail, sa kanyang Nature's Prophet Midban, sa kanyang Jakiro, Saksa on his Earth Spirit, and Topson sa kanyang Draw Ranger. So ano, tag dito? Para sa akin, okay naman yun eh. Yung Jakiro offlane. Oo, okay naman siya. Hindi ko lang trip yung Jakiro sa offlane. Oo, siyempre. Nakita ko na kasi yun eh. Masakit sa mata yun. Oo. Kahit sabihin mong maganda yung talent, hindi mo kasi basta-basta ma-reach yung ganun talent. And tinan mo yung, ano, yung build ni Midban. Recta Negro. Again. Anong Recta ano Negro? Niya? Recta Negro, di ba? Pero Saksa, naku, delikado. Walang gulong to. Ganda rin ng harang ni Toby. Nakuha pa ni Templar. Ulit. Ganda na start dito ni Templar. So, ang ganda ano, parang na-predict nila itong OG. Mga tatatloy nila ano, yung rune sa may baba. So, I think na makuha din natin ni Aramis yun sa taas. So, tingin ko mas malakas ang pushing capabilities ng OG dito. Kung madaling umiwas ang teamfight kasi, syempre, meron kang Nature's Prophet plus yung Jakiro. Gagawin mo lang kasi dyan, liquid para na ano lang eh. Same build. First skill, third skill. Hindi ka maglalagay ng ice pot. Lalagay ka ng ice pot. Pwede ka maglagay pag level 5. Gagawin dito natin. Level 5, isa lang. Kukurya sa naipa ata ito? Hindi. Ah, pwede. Or baka next wave magano siya? Magkakat. Magkakat. Oo. Baka yun ang gawin niya. Kukurya so, ka, kukurya sa naipa lang. Yun yung ginawa nila ata sa laning. Ang ganda rin ng deep ward na yun ng OG. Kung nasan si Nautil, may magandang ward doon. So, pwede ka rin makapitas ng mga kukurya dyan. Okay. So, hindi, medyo,
Hindi ako tumama doon sa prediction ko na si Saxon na sa top 10, si Notel yung gago sa top. So, Josh Reyes, shoutout sa'yo. OG daw. Eh, alam niyo naman hindi ako basta mayroon mamili dahil tayo nagkakas. Kung viewer lang ako ngayon, sabihin ko talaga dyan, OG yan. Oo. Diba? Pero tingnan natin sa ano, kasi parang ano eh, squishy yung lineup, parang madaling bugbugin, walang natural hard carry yung lineup ng OG. Pero objective wise, madaling kumuha. Pero yung ito, guys, yung Viking vs Viking GG, yung first na nagtapat sila, ay first series na nagtapat sila, panalo yung Viking GG. Oo. Pero yung last two series na nagtapat sila, napanalo na OG. Ang OG naman. So, may two series winning streak to parang OG. Parang meron na taong ako ata nagcast nung game na yun, yung 2-1 Viking GG. Nanalo yung Vikings sa OG. Parang ano ata yun eh? ESL 1? Oo, parang ganun. Oo, ESL 1 ata yun. Pero ito, Toby na, bibigyan nga rito. Let's see, makukuha na kaya ni Notel, pero tinigilan niya. Kahit pareho silang maraming pa, kaso may Geminate eh. Masakit yan. So, Kuchi, yun lang, hindi pa nakaibato yung Impel. Ipis versus Alagubang. Oo. Ipis pa talaga si Weaver? Alam ko nga dyan, langgam eh. Alam ko hindi siya Ipis eh, pero marami kasi nagsabi Ipis yan eh. Eh, yung pahaba siguro kasi. Diba? Pero mid. Templar versus, ano? Mark Kaabas, ayaw mo ba? Ayaw mo bang nasa Team Puyat na uli ako? Eh, na siyempre, kung ano ang utos ng nasa taas, yun ang susundin natin. Medyo nahirapan si Topson. Diba? Kumbaga, nahirapan si Topson. Hindi na, ano, hindi na siya common. Ay, common na siya na marinig mo. Kasi, ay, na makita mo. Kasi, talagang, ano yun, lagi, ay, madalas naman talaga nabubugbog si Topson. Pero maganda kasi kay Topson, kaya niya makarecover sa pan. Alam mo niya kung paano makarecover sa pan. Napag-usapan natin yung kahapon, di ba? Mm. Yung panahon ng TI-8. Po, tsaka post-TI-8, si Topson, lagi talagang nabubuli sa mid yan. Tama. Pero parang ano eh, yun yung nagpalakas sa kanya as a very good mid laner eh. Diba? Nabatak siya ng nabatak. Nakaka-recover agad siya. Tama. Kung baga sa ano, kung ikukumpara mo yan sa ibang players, parang yan si Polo, si Raven. Ah, si Raven. Si Raven naman, so sobrang consistent naman ang pagiging carry ni Raven. Mapatay mo yun ng isa, dalawa sa lane niya. Syempre, alam niya kung paano makabawi. Alam niya agad kung paano makabawi. Kahit sabihin mong gagawin ng kalaban, di, magja-jungle na yan, hindi na maglilay niyan. Magugulat ka, top 2 pa rin siya ng network. Okay, oh, pero Topson na solo kill. Yun lang. Ito ni Boom. Nako po. Yung Draw Ranger natin, parang, di ba ako yung naglalaro niyan? So, almost 9 hits. Ay, 9, ay, 10 last hit. Ay, 12 na. 12 yung pagitan nila sa last hit and task, no, ano? Hindi na nga yung Templar 24. Oh, bumit dito ng mga first lane kill, sigurado yan. No, mga tuwan-tuwa yung mga tropa natin dyan. Pero si Larry, yun lang, di siya nahagip ng ano, nung boulder smash, no? Yung Gio mag lang yung gumanit. Pero midman, sa kanyang Jakiro, medyo mababa yung last niya. Kasi ang bagal nung attack speed ni Jakiro, tas yung base damage niya is mababa. Kaya medyo mahirap talaga lumasit yan, no? Pero in terms of DPS kasi, nasa kanya. Oo, oh, tsaka harassment. Liquid fire, merong minus attack slow. Ay, minus attack speed. Attack slow, attack speed. Tsaka movement speed din. Oo, tapos yung DPS nung dual breath. Ganda din. Diba? Masakit din yun. Lagnat yun eh. Ice pot yan, maglagay ka lang dyan at least one for level 5. Pero kung... Ay, pero sumail. Okay, teka lang, sumail. Ako ko, yun lang nabigyan din. Patay. Lumalaki na, lumalaki na agad yung pagitan. Well played sa side ng ano ng Viking GG. Pero oy, tumama na, yung ano niya. Yung Toby, nahagi pa siya nung ano, impel kaso hindi yata mahabol. Makakalabit kaya. Naku, Germinate attack pa ng isa rito si Toby. Pitel apart by Nature's Prophet. Tingnan natin. Pwede niya may snipe dito si Toby. Ayan na ata. Ayan na. Makakasalubong niya. At alam ni Toby yan. Sumasidestep, sidestep. Tamang sidestep, pero hindi pa lumalabas eh. Ang mag-aasak ko siya. Ayun na. 7. Ayun. Wala, sakto. Sayang. Easy kill for Sumil. Tsaka ano, sayang, di niya na-refill yung ano niya, bottle niya dahil almost magpa-5 minutes na. Sayang. Sa drop pa lang, wala nang pag-asa ang nag-bet sa OG sa first 10 kills. Actually, totoo yan. Sa drop? Sa drop pa lang ng OG. Parang hindi kasi pa-first 10 kills talaga. Oo, sa bagay. Diba? Pero mali niyo naman guys, di ba? Pero taas din ang level top song actually ah. Level 5? Ano yun? Hindi pala. Ang sinabi ko pala kanina is yung Draw Ranger walang multishot. Position 4 pala yun. Pero ayan, magandang ginawa niya. May nakaredy siyang sentry. Sa tingin ko, sinotil bumbali niyan. Wala. Usually talaga, pag kalaban mo Templar, pag gusto mo makalane, kay Templar na level 6, alam mo talaga na sentry. Para di ka niya masolo kill pero...
Speaking of solo kill. Naku, mid one. From mid one to mid one, real quick. Okay. Ayun, bago pa dumampi yung right click niya. Pero ah, kaya! Ah! Tinigil niya! Pero boy ako? Pa rin. Ata siya. Nature's Prophet. Asan yung ah, NP? Napaganda pa. Banda ko. Ayan, makakasalubong niya. Na. Pati si Shumi. Naku, nakapag-refract. Tinadya kang papalayo. Bakit ganun? Nakapatay pa nga. Double kill pa. Maling-mali. Parang nasa mali. Dapat hindi sinipa. Oo, oh, sinipa niya. Baka nagkamali siya. Gusto niya ang gawin nata is yung slow lang doon sa bato. Pero nakaklik niya siguro yung hero. Kaya pasipa yung nagawa. Mm-hmm. So ito, Sumail. Love sa face. Imposible naman siguro ang bahay dito. So mukhang ano to, threads. Maganda. Baka maganda lang siya, Blade Mail. After nung ano niya, threads. Pero Toby, ha? Kita nila yan. Let's see. Op! Napakagandang impale, pero yun lang. May green carpet of life coming in from Aramis. Pero Notel, naku, nabigyan yung pinsan. Di na siya nakagalaw, wala siyang boots eh. Mga magkakamag-anak na ni Rubian. Naku po. Ayan, threads na siya. And in terms of net worth, okay lang din naman yung net worth dito ni Samay. Hindi naman ganun kababa. Actually, okay. Pangalawa nga siya. Ano sabi dito? Para hindi makuha ng neutral. Well, tama ka naman doon. Ano pangalan mo? Munana. Tama naman. Kaso masyado pa malaki yung HP. Hindi ko may matandaan kung nasan yung placement niya. Ano. Kaso napasama. Dahil natigil yung attack. Yung ano yun, no? Yung attack nung Nature's Prophet. Kaya siya yung nabigyan. Teka. Tsaka sakto nagkaroon na refract. Medyo confusing to. Bumili siya ng dalawang ano? Dalawang Sophie Mask. Uy, ang sakit nung right click damage from the multi-shot. Uy, kamuti ka na. Let's see. No tail. Ay, hindi nahagip. Nang kanyang ano, impale. Impale. Ano kaya itong item ni ano sa mail? Necro kaya to or malevolence? Kasi sure kay ano kay Jakiro. Ano 'yan? Necro book 'yan. Kasi hindi mo naman ni malevolence si ano, 'di ba? Hindi naman item ni Jakiro 'yan. Pero since itong si Sumail is ah malevolence. Ah, okay. Magmamalevolence. Hindi mo na siya magano mag-blade mail. Best of 3 pala to, mga sir, ha? Yung ating laban. Sabagay, makes sense. Kaya nag-malevolence siya. Kasi may ano naman, minix assassin eh. Pag nag-level 6 si Notail, pwede siyang gumala with the carapace. Tapos pag minahanap, teleport, malevolence, di ba? Sure kill agad. Kaso medyo odd lang dahil syempre, as a position 5 yung ano. Position 5 kasi yung nix. Ang hirap, para sa akin, ang hirap, ang bagal ng item at saka level, eh, alam mo naman yan, syempre, level 6. Ano, okay naman yung level niya. Ng gulo. O yun nga eh. Buti na lang. Buti na lang. Maganda yung levels niya. Kasi kung ano, siyempre, no tail yan eh. As per XP naman, di ba? Uy, gagi. And, yung ano dun, naiwan. Yung alin? Wala, naiwan. Wala, hindi niya kinuha. Nakuha ito ni Celery yung Ocean Heart. Yung lang. Ay, natinipa si Sumail. Ano nga bang sayang yun, Ocean Heart din yun, no? Sayang, hindi niya kinuha. Hindi niya ata napansin na nakakuha siya ng neutral item. Mm-hmm. Malaking tulong din kahit pa paano yung Ocean Heart sa ano, early game. May stats plus pag nasa ilog ka. Virgin eh. Pero, naiwasan pa nga si, ano, si Saksa Shad. And Shad. The Manny Mendez, mamamatay. 9-3 na nga po ang ating score. Pero kung ako sa inyo, pusuan nyo pa yan. Sayang yan. Pwede mo yan! Di ba? Di ko get yung ano yung Manny Mendez. Hindi, ano yun? UFC. Ah, Manny UFC. Yun, eh. Si okay. Si Chad Mendez eh. Hindi kasi nanunod din ng UFC. Pero may mga kilala ko. Sila, siyempre sila Brandon Vera. Si Ronda Rousey. Ah. Pero minsan lang ang manood ng UFC. Ako updated sa lahat. Siyempre, dati nating yun, eh. Dati nating sport yan eh. Nung bata-bata pa tayo eh. Ma, ilang taon ka nung nag-ano ka? MMA? 25 hanggang until 30. Sumali ka ng mga competition? Hindi, ano, isang beses lang, isang beses lang. Panalo? Panalo. Sino oh, kalaban? Oh, ay, kala ko panalo ka eh. Pero notin ako, delikado. Pero at least, ano, malapit siya mag-level 6. Ah, oh? Talaga. Ah, sa Pasita? Na dati rin doon ako. Ako hindi sa Mindoro ako lumalo. Saan may octagon ng ano ng MMA sa Pilipinas? Depende, depende. Depende, depende sa lagay. Sarap mong ano, Eugene. Sarap mo i-block sa FB. Magandang umaga, LML2 pa. Shoutout sa'yo. Alec Peralta. Ayan, saka si John King. Kenneth Summers. Shoutout sa inyo lahat. Tsaka yung mga yung viewers natin. 890 viewers natin. What up, shoutout sa inyo. Pero ito again, Shad. Ayun lang. Namatay. Nakakalito talaga yun. Kala mo first blood yung ano yun. Ano. Yung buti na lang may tunog. No? So, yeah. Topson on his draw. Kahit pa paano is nakabawi na siya. And maganda yung ano niya, neutral item. Iron Talon. Isa sa mga magandang tier 1 item na pang ano, flash farm. Laking tulong yan. Patutusin. Di ba dati Iron Talon?
Nung, ay, wait lang. Uy, yun lang nahagi pa dito si Aramis. Kaso level 4 to, wala pa palang magnetize or kahit ano, TP out lang magagawa niya. And, ay, buhay pa. Saksa, managed to survive. Buhay pa. Same as ang mga tropa nila, kanya-kanyang TP. Pero wala siyang vendetta, pero at least may karapi siya. Yun, may stun niya from that, ano. Okay na to. Okay, of course, Blood Ride naman din. Ayun, patay siya dito. Pero maganda dyan mamaya, pero wait lang, si Midwan, nakupo, ang sakit talaga ng damage. Pero again, Thompson was able, or rather si Sumail, ang makakasecure nung last hit na yun. Pero ang base ng farm dito ni Boom. Kaya 11 nga, minutes na ano. Namama niya rin ng todo yung ano, Draw Ranger. Lugi talaga, lugi talaga sa matchup yun eh, Templar vs. Draw. 3.7, 6.3. Para sa hangout si Thompson is, hindi pa siya fully recovered sa game na to. Kailangan niya pa talaga no, ng items. Diyan maring sobra kaya ko yun, mamaya. Mamaya sobrang, after the series. Ano, sobrang, ano, tawag dito. Sobrang laki ng diferensya ng network nila. Siguro kung mga 4-3, 4-5 yung okay network lang. Ni Draw. Okay na eh. Aso problema, almost ano eh. 200. Dude. Wait lang. Two, ano yan? Two, ano, 2-6, 2-6. 2.6K, 2.7. 2.6K. Naglalaro, no? Napamat mga. Ano ba yung mat? Hindi ko alam yun eh. Ang hirap pa ano? Siya nun eh. Uy. Ano? What up? Good night gown ah. Mm-hmm. Eh, good night gown. Shout out kay Shola. Good night sa'yo. Matakpan tulog. Apan tulog niya. Ready na ata umis niya si Shola. Ay, pero at sa bagay. Aga, ano, tama lang. Magandang timing yan. Chubby Swarm pa, di ba? Oo. Medyo may pero ano. Interesting build para kay, ano, kay Weaver. Jules. So, talagang gusto niyang kontrahin yung silence ni Draw. Tsaka yes. Yung malevolence. Ni Earth, ni ano ni Earth Spirit ali. Ni Sobel plus yung ano din, di ba? Yung silence ni Earth Spirit. Dami si silence, eh, di ba? Tatlo. Pero itong nakakaano lang, nakakalungkot. Ano yan? Yung pinopoint out natin ang pushing capabilities ng OG na malakas, hindi pa sila halos nakakatake, di ba? Kasi kailangan pa talaga ng item dito ni Thompson. Pero sa tingin ko naman, pwede na naman nilang gawin yun, yung pushing capability nila na wala pa si Thompson. Medyo mabagal nga lang para sa akin. J.I. or G. Israel. What up, shout out sa'yo. Sir, pa-share naman natin ng live stream. May mga wala pang share badge dyan. Tsaka shout out kay Jordan Robredillo from Bigan. Delikado si Thompson pag umakyat ka ng playground. Pag umakyat dyan, bes! Umakyat na nga sila. At Notel, nandyan din. Tingnan natin. Op, impale, multi-shot. Bro, meron din dual breath. Takos saksa. Jebaited.com.ph Sila pala yung Jebaited. Akala ko si Lehman. Jebaited. Tingnan mo, kanya-kanyang box sila, oh. And malevolence na dito si Sumail. Ang best din, ah. Escape mo. Yeah. Ilan yung lasik niya? Ang best lang, ano niya? Wait lang. Ano ba yun? 7, no? 7. Ah, okay. 3-1. Ang best niya. Grabe, pero notel. Nabigyan. Nang rapture. Bumili agad ng... Saksak puso! Tulo ang dugo! Notel! Ayun! Bumili agad ng mga items ng pang-support eh. Alam na eh. Ang bilis ka bago makaanin, bago mamatay, di ba? Parang naka-cue eh. Di ba? Kanya-kanyang ano na lang, anong tawag doon? Yung hot kimono na... Ah, pero saksa? Bite. Ah, buhay na. Yung saksa. Ay, sakit! Saksa! Saksa ka ng sakit! Yung inabot doon pero Bambi o yung Enchantress mamamatay, macro power will be given. Ang ganda! Nakulong! Meron pang dual breath. Kailan kaya lalag natin yan? Aegis will be pop. Round 2 for the Templar Assassin. Palago sa lag. Naku, hindi umabot yung rolling boulder pero boom, naka-refract. Yun lang. Si magnetize sa dalawa. Dito naman sa kabilang side, si Shadamani Mendez lumalaban. Inuubos ang OG rito. May impale. Buhay pa si Bloodseeker. Naku po yung Bloodseeker. Nakaamoy pa ng mga ng dugo. Dugo-dugugang. And Sumail, makakapag-TP out. Pero yung sa lagubang, hindi. So, 4-man down ng OG. Sulit na yung pagkawala ng ano doon, Aegis ni Templar. Wala, nadelegado kasi yung buhay ni Draw Ranger kasi ang dalawang years na umabol sa kanya, Bloodseeker tsaka Weaver eh. Hirap, pakahirap. Hirap nga. Mark guys. Garcia, yes, yung FTM MVP, ang magkakas niyan mamaya is si Mau at tsaka si Yana. Yawa. Yawa, tandem. Pero eto, Toby. Milsa, what up, Maguire? Sumail? Ay, wala pong Jules. Ay, hindi umabot yung Saksa. Pero yung Geo Magnate, umabot yung Geo Magnetic Grip. Tsaka yung ano, Boulder Smash, ginawa siyang Zipper. Hindi enough yung ano, Living Armor, sayang. So, Thompson, since Dragon Lance na siya, mantas tayo yung bubi niya. So, mag-stack lang talaga siya dito ng ano, Agility. Let's see. Tas na ang Agi niyo. Tignan mo, ganyan yung item lang, tas na ang Agi, 88.
Taas ng base armor. Taas ng base armor, 21. Hmm. Ang saan yung galing yung point 2? Ah, baka doon sa mga agility, ano na lang ng Dragonlance and yung Elven skin, no? Bagay. Aba, aba, aba. Doon na lang galing siguro yung... Ay, hindi, dapat pa rin yun sa base pa rin. Hindi, alam ko sa level sa atin eh. Mm. Ay, di ko alam. Di ko sure. Baka kasi, sa, ano lang sa kasi item. Syempre, di ba, pag agility, plus 7 agility, is equal to 1 armor. Or 6 point something. Huwag yan natin kwentain. Mahirap. Mahirap. Diyos ko, napakahirap yan. Ayan. Uy! Romel sa tao, shoutout sa'yo. Ayan, okay. Tapos wait lang. Bakbakan? Hindi, hindi, hindi. Tamang ambaan lang. Boss Benedict, what up? Shoutout po. Ayan. Ba't di tayo naka-network to yun? So, network-wise, lamang pa rin dito sa Templar, pero... Finally, itong si Thompson is nasa pang-apat na siya. Mm-hmm. Kanina, nasa ano na siya? Pang-6 or 7? Macrofire and Ice Path sa Germs. At Mid 1, ayun. Mid 1. Parang ano ah, parang nagiging inconsistent ngayon si Mid 1 sa... Kaya nga eh. Sa Beyond Epica. Parang lagi siya namamatay eh. May mga ginagawa rin kasi si Mid 1 na ano eh. Na tricks na ano. Pag napulop niya naman, ang ganda. Parang yung sa Sand King niya, yung Sand King niya, parang ganito, early to mid game, bugbog. Pero nung bandang pa-late game na, napulop niya yung gusto niyang gawin, yung parang blink. Ano nga tayo yun eh, blink and then sandstorm, barrow strike, epicenter. Parang ganun yung ginagawa niya. Ganun yung succession. Kasi diba yung iba ang gagawin, it's after, ay mag-epi. Barrow strike. Tapos siya ka, ano, ay, pero, pamuit lang, no-tail. Patay na naman si no-tail. Nakakabit pa yung overgrowth. Delikado si Saksa. Napakagandang ice path. Paso. Again, Saksa. Nagsasabi ng damage dito. Saksakan! Saksakan kayo ng kulit. At si Mid 1 naman, saksakan ng dami ng deaths. Oh my God. 1-7 na, no? Tama ba? Hindi na kita kayang siguro, ito lang, na kita kayang ipagtanggol, kapatid. Ito lang, ano, ito lang, Jakiro, is siguro hindi siya sanay or... Talagang ano muna siya, nag-grind siya as offlane. Mm-hmm. Kasi, siyempre, di pa naman siya matagal na offlaner, di ba? May mga times na pero iba. Ano eh, hindi kasi reason yun eh. Pero wait lang, Thompson, makakagip siya. Nung blood right, Thompson, op, oh, nice scepter. Notain, nakaabang dyan, kaso mamamatay pa rin. Multishot, walang tatamaan. Toby, tinadyakan ba yun? Hindi. Naglakad palayo. And makakagip na naman sila nung blood right. So, Mail is there, tingnan natin. Nakasukuchi. Op, magpinsa, naglalaban, Rod of Kratos. Sakit nung impetus. Op, macro fire and then ice path. And finally, nagamit ng maayos yun. Sumail will be securing a kill. Kaso mamapatay din siya ni Shad. And OG, naku po. Apat ang patay. So, ingat ng time, baka GG yung matay. Si Mid 1, baka biglang pumasok yan. So, walang magawa muna guys yung andito OG. Talagang inano sila dito. Pinipressure na ng bike ng GG para itong si Thompson is hindi makapag-farm. Kasi syempre, alam mo naman Nature's Prophet kahit bayan yung Nature's Prophet para madali lang makagawa na way para makapag-farm, syempre may teleport yan. Pero si Draw Ranger mahirap kasi wala naman siyang mobility na skill. Once na na-pressure may ng, dyan, eh, no? ng Viking GG yung mapa, mahirapan siya makarecover. Kaya talagang ano, sa pub game, kinagamitan talaga ng ano yan, ng Silver Edge or ano eh. Kasi ay Shadow Blade lang naman or Hurricane Pike, para may no? Pantakas. Oo, may pandagdag mobility rin eh. Di ako minsan ano, pag nagkakaipitan, nagda-dagger na nga ako diyan eh. Maganda sa para sa kanya to or baka bigay niya kay okay. Yan ang pinaka-bet kong ano, item sa tier 3. Sa mga AG. Yung pupil skip. Kasi yan eh. Secondary stats? Oo, secondary stats. Ang laki. Sa int, tapos dagdag mana din. Lalo na sa troll, trip yung ano, pupil skip na yan. Kasi ang baba ng mana po ni troll. Baba ng mana nun eh. Ilan ba yan? Plus 13? Ano? Plus 13. Plus 13. Oo. Sipin mo yun, laki, kahit pa paano, laking ano nun. Mga 200 to 300 na dagdag mana, mga ganun. Nagmi-mid naman daw dati si Jakiro. Ay, Jakiro mid dati si Mid 1 sa secret. Yes, yes. Tama ka dun, sir. Kaso, sobrang right situational lang. Yun. Multishot. Eh, ano. Gaganda ng mga setup. Tingnan natin. Si Larry still alive. Nasusustain pa siya rito ng Nature's Attendant. Pero Toby, naku, nakapag-timelapse. At okay, nandito na rin ang buong tropa ng boom. Naku, patay na agad sumail si Saksa. Sumail. Lumalaban na lang siya sa loob nung ano eh. Nung kagubatan niya eh. Mid 1, wala pa atang tinamahan sa ice spot. Yung neutral. Napaka-ho. Napaka-sai. Ayun, pinagbabakbak. Yari na nga. Sila dito again. And triple kill. Team wipe pa nga ang OG. Ganda sa teamfight na yun sa side ng Viking GGs. Triple kill, key Templar, plus ano, double kill.
kay ano, Toby. Isa, oh. Dalawang ko rin naka-double kill. Wala, sobrang ahead na sa item na itong ano, ng Viking GG. Sa nung time na nakaka-free si Mail, na-attack siya ng Templar pero ini-ignore niya lang eh. Pero siyempre, hindi mo pwede ignore yung damage output ng ano, nung Templar dahil mananakit ka dyan. Alam ko, inakataw niya nga nun si Weaver. Oh, tama si Weaver. Kapatay ba si Weaver? Alam ko, nagbuhay nga nga sa teampoint na yun eh. Pero di ko na maalala kung nabuhay yung Weaver. Kasi parang Enchantress lang yung namatay. Sa bilang side eh. Yung kasi unan, inuuna nila eh, Weaver eh. Doon sila nang gigil eh. Alam nila kasi itong si Boom is may hirap patayin. Mambubusit kasi. Kasi may Hurricane Pike na eh. Once na ma-spark mo, makapag-Hurricane Pike out lang din yan. Tapos itong si Bloodseeker is may Blade Mail. So mahirap nga naman focus to. Sobra. Ba mapagbait tayo. Buhay buhay daw buhay sabi dito sa chat. Sabi ni Patrick Pamini. Shout out sa iyo boss. 'Di ba? And so maganda 'yung item dito ni Weaver para sa akin. Lotus Herb. It's either Lotus Herb or na lang bibit niya dito. Ah ganun. Second version of the game to, no? Ah. So kinuha ko. Kanina aga 12 minutes lang 'yung kanina eh, no? Shout out kay ano, Jindro Anthony. Yan, sige flex mo 'yung badge mo, sir. Yan. De, sabi ko nga okay naman. Kaso dito kasi sa game na to, hindi na gagawa ng maayos yung purpose niya. Tapos, syempre, the objective is, syempre, hindi ka dapat mapatay. Sino? Si Mid One. Kaya ano eh, kaya pa nakikita natin ngayon na hirap eh. Oh. Diba? Doon mo yung mga, sa, ano naman, sa clash participation, marami naman nagagawa, diba? Kaso yun lang problema, naman yung soul job mo eh, no? Ang problema lang din kasi kay Jakiro guys, is sobrang fragile niya, or wala naman siyang pantakas. Mm. Escape mechanism, kumbaga. Kaya ako, pag nakita talaga, sure dead eh. Ako na, ikipag-microwan ako ng Jakiro ang gamit ko. Pero sisiguraduhin ko may yuls ako tsaka 4-stop. Oo, may patakas ka oo, dapat. Oo. Hindi ka pwede kasi kung banayan lang mismo, yung lumilipad na dragon lang ang meron ka. Uy! Ganda nung ganda sana nung planet. Boom doon, no? Pero patay pa rin. Oo, mamatay pa rin si Noten. Sakit oh! Alam niyang padating na yung impale kasi sa animation nung ganun eh. Diba? Nag 4-stop na paharap eh. Kaso yun nga lang. Pero eto. Kakatok ba sila dito sa tier 3? Ito na kaya atang defense ng OG. Ah, ang gagawin ng yan, yes, magmamahak mo fire. Ilang segundo lang naman ang cooldown nito, 30 to 40. Gusto nila patayin, eh nakita niya na ni Smile for sure. So out na, pero si Thompson, naku po, siya ang delikado dito. May TP pa siya, may TP. Wala pa TP. Inadya na rin yung Weaver. Kakat pa dito, naku, maiipit pa, masasandwich na dito. Templar, pakyat na. Natrap pa, may net. Ayun, nagblink. Naku po, wasak si Thompson. Oh, guys. Abog-bog OG ah. Pero at least mabot din ang second 10 kills. Diba? Yun na lang, no? Oo. 30-10, 28 na 18k gold din para sa inyo, ano, Viking GG mo lang. Sobrang hirap. Kumbaga, aray! Umapantal! Ah, baka sakit naman nun. Saksa ka ng sakit. Ang inabot ni Saksa. Lords. And no tail. Tamang gabang yun lang. Wow, kailangan mo dyan ng ano, bandage. Hirap na hirap siya. Hirap na hirap ang tropa ng OG. 19k gold lead mga sir. At mawawala na rin sila ng objective dito sa mid. Pwede silang kumuha agad sa top. Oo, and ito again, mid one. To feed one, real quick. Sakit. Pero yung macro pa, Jakiro is down. Saksa as well. Triple kill. Four shad. And Toby, hinahabol na lang niya. Mukhang atrasan para sa inyong Viking GG. Nakapag-silent, Saksa alay is there. Alay na nga. Uh-huh. Pero at least, di ba, nakataka sila. And okay na. Sulit na yun, yung Aegis at Vanish nila. Mm-hmm. Torre plus, naka, ano sila, nakakuha ng mga kills. Nishi, abi. So, Weaver, ayan. Winning condition pa, OG, tingin mo? Siguro, parang, ano lang, para sa akin, parang mistake na lang na magawa, makommit ng ano, Viking GG. Pero, kasi sa nakikita ko sa laro ng Viking GG is pulido eh. Yan nga eh, oh. Overgrowth, kinumit pa kay Sumail. Four stop. Kinulong, pero kasama niya doon yung Trent. Makaka-TP out okay naman. Makunat. Hindi makunat si Kuya mo, na rin kasi. Tapos maganda yung next item niya. AC. Patay. Paso, Earth Spirit, patay na naman. Nakabot man lang, pero wala naman detection. Wala naman detection eh. Sabay naman siya. Dito mo si Noten, wala pa rin boots. Nasaan na yun? Oh, dito mo, wala pa rin boots. Ah, hindi yun! Finally, magkaka-boots na siya na oh, nakakuha siya ng bounty. Oo! Teka lang ha, teka lang. May napansin akong ad dito sa comment section eh. Sabi ng viewer natin, si JJRD, ang weird.
Nagsabi lang ng Lord si Pillage na lipat yung stream ko. Di ko naman ginagalaw yung mouse. Pag napunta ka sa ML, boss, may mali. Alam mong may mali. Air Thompson. Naku, yun lang nabigyan din. In mid one. Siya naman ang target ngayon. TP out. Patay din ata. Buti na lang hindi umabot yung ano. Nako. And boom. Sakit. Sakit na. Namamantal na yung damage kay ano. Sa miyembro ng OG. Three man down sila. Baka maging apat pa. Naku, sumail. Nalate pa yung 4 stop. Boom. Blinking in. Overgrowth. Hindi, wala akong overgrowth. Pero... Ayun. Hindi, may atos pala. Kaya pa. Ayun, double kill. Grabe naman sa atos po. So, at least may buyback naman dito si Mail. Pero sobrang hirap once na mag-commit siya ng buyback. Yes, makapag-defend. Possible. Pero yung key item na gusto niyang kunin, which is yung Assault Keras, madidili na madidili. Kaya nga. So, ito, isa pang objective. May ba? But, dumive na dito si Boom. Pero, boom, pumasok. Kaso, sa wala na isis, ha? Tingnan natin, nabawi na nga. Nabawi na yung inutang. Tingnan natin yung makukuha ba nila si Boom. And there you go. Kaso, huli na lahat. Huli na nga. Tatlo patay, dalawa nag-buyback. Kaya pa kaya. Ice Pat, Germs, yung tinamaan. Kumapit lang si Shad para hindi mapahiya. Boy pa. Sumail. Aray ko po. Napakasakit. Pakitawag nga si Kuya Eddie. Kahit nag-buyback na dito si Thompson and wala yung Templar, I don't think na kaya nila yung defend to. 3v4 situation. At plus si Thompson, wala pa masyadong item. Kaya hirap sila. Di pa nga buho niya yung buhay Riku, Riku! Yung blade mail. And Notel, mauhuli pa ng Rod of Atos. Impetus. Ayun, patay na naman. Si Notel. And mid one, magti-TP ata pabalik sa base ng kalaban. Ice Pat, will connect. Dual bread as well. Tingnan natin. Shad? Okay, sakit sabang muna tayo. Sobra! Another Rod of Atos dito kay mid one. Oh? Ay! Pero yung napatay nila. Kapag Lexus sa Blood Rage! Tingnan ito natin. Ito na ba yung classic OG? Thompson? Ay, hindi na rin kaya. Patay pa rin. And Toby na iwan dito. Mapapatay ata ni Saksa pag magsak. Patay ata yung Weaver dito. Sinagasaan. Pero may living armor. Ay! Yun lang. Hindi nila naplakahan. Pero Aramis. And Aramis din. Bibigay. Okay na. Pero three man down, no? Dieback. Hindi siya dieback. Dieback, kay Thompson. Ah, si Thompson, oo. Oh. I mean, akala ko sa Viking, meron pa sila eh. So, patuha po sa PAOG, pero napakommit na ng dalawang buyback itong dalawang core. So, talagang yung item nila is sobrang delay na, guys. Plus, itong si Templar, bumili na rin nata siya ng pang MKB. Sa, kay, ano kasi, kay Templar, mabilisan lang itong MKB. Siguro, mga 2 minutes buo niya. Ano wala, mahirap guys yung parang winning condition dito ng OG. Teka, putol kasi yung antenna ko eh. Hindi pero, ko kasi ano eh, pero no, wait lang. Lo! Nakuha mo dyan! Tubi! Baka nga ito yung ano, yung pwede maging comeback nga ng OG. Yung mga mistake na ganun. Naku, iwasan mo yan against OG. Alam mo naman OG, comeback kings yan. Oo. Hindi biro yan. At saka syempre, ano, nakakalakas din ng kumpiyansa, di ba na... Kunya daw yung Aegis, nakapatay ka pa. Kaya pala pa eh. Tara kaya. Kaya pa, di ba? So, nakakuha itong OG na Paladin Cert pero mukhang kyan to sa mail. Si mail ba ako? Si mail. So, telescope para sa side ng Viking GG. Maganda yung ano dito, telescope para sa side ng Viking GG kasi dalawing mahaba yung attack range which is yung Enchantress tsaka si Templar. Yeah. Sakto-sakto yan. Kasi dagdag cash ni Chani yan eh. Attack range. Pero nalaban din naman yung Nature's Prophet kasi may ano siya eh. Hurricane. May Hurricane Pipe din naman siya. Uy, Titan Sliver. Yung nakakuha. Sumail. Anong pipiliin niya? Orb of Destruction or... Hindi, mas maganda nga naman yung Orb of Destruction kaysa doon sa Quiver. Kasi yung Quiver may cooldown eh. Pero Orb of Destruction wala eh, di ba? Tingnan natin. Hop. Mid one. Ako, ulos-ulos ka na naman, sir. Makikita ka na naman ng mga tropa dyan. Kaya lang nga, magkakasama mga tropa mo. Gagank hanggang umaga. Pero na... Ayun, tamang pop lang ng dust. Germs yung nahagip. Maabot ba sa outpost? Naku, malaabot. Ay, hindi. Ay, tama, aabot. Nandun na yung... Ay, di siya sumama ang Blood Seeker. Abot? Buzzer Beater? Umaabot, ata. Dalawa sila pa kayo may XP. Okay. Buti pero sa Aksa, makakapag-TP out naman. So, Weaver din. So, ayun o. Kanina ba, 28 minutes pa MKB pa lang si Templar.
Pero sabi ko kanina, oh, parang 2 minutes kaya niya buhuyan yan. So yan na, almost 2 minutes buhuyan niya. Ano niya. Dito pala maganda eh, dito naka-open sa simulation. Ay, hindi, okay pa. Dito high ground maganda. Potential na OG. Sa tingin okay naman yung high ground nila. Plus, oh, makapag-depend naman ng maayos. Mayan na dito si Topson Manta style. Then, kinuha niya na rin yung ano niya, multi-shot na talent 3. Level 20 yun. So, ano yun, ano yun? Additional damage? Oo, 28%. Oh, makatikanti rin yan. Oo. Oh. Tapos may ano pa siya, Titan's ilang percent na ba yung, ano, yung level 4 lang yun? 100 something? Hindi ko alam eh. Basta above 100 yun eh. Parang 148 ata. May mga asa yung mouse natin. Hindi na kasi ako nakapag-draw eh. Tingnan ko sa big Eugene. Ito. Eh, mahirap dito eh. Hindi ko kaya eh. Ah, si Eugene na lang, si Eugene. Saan nila din yung, sa level 4, yung level 4? Sa multishot. Multishot. Pag level 4 na. 188? Baka kasama na doon oh, yun. Oo, baka, ano. Baka. Ah. Pero mataas oh. Oo, sakit yan. Sakit. Okay. Pero third version of the game, nakakuha na. And then, May refresher na yun, ah. Oo, meron na. Naka, or Aga Names. Ayun, ayun. Refresher na kay... Blood Seeker. Shadda Manny Mendes. Pero mas maganda na ito kay, ano na lang ito, kay Trent. Para double overgrowth sa teamfight. Oo. Makunat naman yan si Trent, eh. 2.2k HP niya, no? Pero, ano, ang utak nung ano, para sa akin yung item na itong Trent, na ano, na Radapatos. Para at least may isa pa siyang disable once na papatayin niya si ano. Si Nature's Prophet. Sa tingin ko, nag-ano lang talaga siya, Radapatas, para mapatay si Nature's Prophet. Mas na makita niya sa mapatas, pwede may kumanect na isang hero. Tignan natin. Eugene, para double check ako ha. Baka may mga spoiler dyan. Baka may nag-i-spoil. Huwag naman ganun. Kung meron naman, ha. Ingat lang. Wasak si Topson. Yun ang tatanong sa LGD. Teka lang, Topson. Uy, in high spot. Kaso yung kakampi ata, napagkamalang kalaban. Wala na naman tumama. LGD, wala dito mga sir. EU to, EU. And Saksa, ayun. Patay na naman. Awal para sila. Hirap nito. Ako po, mid one. Let's see. Salag kami ng damage. Ice pot sa harap. Very good. Nice. Ayun na nga. And Jakiro, magbabuyback. May karibs na ba? Hindi, may ano pa pala sa meron baba. Meron pa isa sa baba. Pero, ay, Milirax. Nakakalabitin na lang. Medyo makunat-kunat itong Milirax. Tiyan natin. Pero wala si Topscar sa HP. Sayang. Nako po. Ito, pumasok na agad yung Templar. Diyos level 25 na yung Templar. May bash na yung build niya. Oh, baka sakit. Sabi ko sa'yo, tawagin niyo si Kuya AD. 49-15. Grabe. And I think pwede na nila. Ayun, tinawag na nga. GG will be called. Di ano gumana sir? Yung ano, unorthodox na drop ng OG, guys. Kaya nga eh. Sayang. Sa tingin ko kasi, hindi nagawa ng OG yung parang game plan nila. Pag nag-level 6 si... Sa tingin ko kasi doon pwedeng gawin ng OG para makontrol nila yung mapa is mag-level 6 si Notail, tapos magkaroon ng malevelan si Sumail, pwede silang pumitas. Mm-hmm. Siguro isa pang hero kasama. Siguro Earth Spirit o si Midwan. Pero, kaya ano maganda kasi yung dalawang hero na si Jackie at si Thompson kasi silang dalawa yung magsha-shop ng lane tapos pag na-shop na yung lane pag may nag-defend kung ano pipita si Notail at si Sumail or basta pwede pa kasama si Saksa. Kasi hindi nila nagawa yun kasi sobrang ahead nung Templar sa mid na anong pagkabasag agad ng first tower na access niya agad yung jungle sa may top kaya hindi na nakabangon itong si Thompson sa farm. Sa farming tas, na. Nung pwede nilang gawin na yon yung game plan nila, which is yung Vendetta plus, tawag dito? Vendetta plus Orchid ni Sumail na pick-off. Mahirap kasi may living armor. Ayun nga eh. Diba, bosset key, ano yun. Hindi mo kasi basta-basta pwedeng mamitas ka lang, no? Bosset sa ano yun eh. Sa Nyx. Gank. Sa gank, yung living armor. Plus, kung titignan mo kasi pwede nilang mapitas, is si Enchantress. Kaso nung time na ito nagkaroon ng Orchid, si Sumail is may Glimmer Cape na so medyo mahirap patayin. Plus si Toby is may Wills na. Pero mahirap kasi patayin din yung ano eh, Templar, hindi yung okay. Bloodseeker tsaka Weave, yung ano, yung Trent. So yun yung sa tingin kong pwede nilang pitasin eh. Weaver and Enchantress pero di nila nagawa yun, di ba? Wala nga tayo nakita ng ano eh, pick off, di ba? Kasi ng OG. Ang sa akin kasi kaya ako gusto sana ng ano, it's either 3 or 4 yung ano. Yung next assassin. Ah, sa position lang nung hero. Para sa akin ha, kung mas maganda kasi na yun, it's either offlane or poor. Mabilis sa scaling, and alam naman natin, pagdating ng level 6, nandun yung lakas ng isang next assassin. Anong gagawin? Siyempre, mag-roam.
Wala namang anti-gera na yun eh. Wala namang anti-gank yung ano eh. I mean yung... Ang tawag dito yung... Ano yun? Hindi sila takot. I mean wala silang... Ang Viking GG kasi wala silang heroes na kakatakutan nung OG kapag naghamon ng away yung OG. Tama. Kasi di ba ang trabaho kasi nung Nyx Assassin, maghahanap kasi yan ng gulo. Maghahanap at maghahanap yan ng gulo. Ahanap yan ng pwedeng pick up. Katulad ng sinabi mo, wala tayong nakita noon. Yun yung lakas niya eh. Doon kayo makakabuelo eh. Kaso nga, di ba? Nakita natin, mataas yung level niya. Level 4 siya at around 8 minutes. Kaso, trabaho naman kasi talaga ng support yun eh. Pagdating mo kasi ng level 6, ng 10 minutes, kailangan talaga level 6 ka na. Oh, tama. As a support. Diba? Eh, yung character niya, or character, yung hero niya kasi, hindi pwede. Hindi pwedeng 10 minutes, tsaka ka palang gagala. Parang masyado ng late yun. Hindi katulad kung nasa 4 position niya na maganda yung mga ikot. Baka nga yung 8 minutes na yun, level 6 na siya. Diba? Tapos, syempre, makakapitas kita ng pa isa-isa, lalo na may NP, may makita ka lang na isa eh. Kagatin mo, stun mo, papasok yung NP, right click, and then okay, alisan na lahat. Ganun lang ng ganun dapat eh, kaso wala nga, hindi nila napulog. Chote, kung titignan mo yung ano, deaths ng OG, laalos lahat, except Kinotail, plus 10 yung deaths. So, doon mo makikita yung ano, yung laruan ng Viking GG, diba? Sobrang ganda. Lakas talaga, nasa kanila talaga at the start of the game pa lang. And sad to say, pero kahit nung mismong draft pa lang. Again, yung Jakiro, okay lang, pero para sa akin sa larong to, hindi sapat. So yun, mga sir, antay tayo ng lobby for game 2. Pasok agad tayo dyan. Again, quick shoutout sa lahat ng nandyan dun sa 1K viewers natin kanina. At saka yan sila, no? Sila Onin DG, ayan. Joe Legsu, Francis Jimenez, what up, shoutout sa'yo. Ayan, Pedzi Gallego, Art de la Cruz. Ayan, si James Sison. Nigma? Wala, no? Wala laro Nigma. Wala laro Nigma. So, yun, mga sir, babalik kami. Quick break lang kami. Again, maraming salamat, mga sir. So, babalik kami. Kami ang mga naging kaso nyo for this game. This is Village. And ako si Dan. Ayan. So, babalik kami para sa game 2, mga sir. Dito lang yan sa Aquinix page. Diyala kayo. Papre, anong gumagana?